Noong isang linggo ay sinabi lang ni Victor Oladipo na hindi siya maglalaro sa pagbubukas ulit ng NBA dahil sa gusto niyang pagalingin muna talaga ang kanyang injury na idadaan niya sa rehab. Pero habang dumadaan ang mga araw ay nag-iiba ang isip nito. Sa lumabas na report ay susubukan niya maglaro sa pagsisimula ulit ng liga sa end of July. Ngayon kasi ay nagsimula na siyang mag-participate sa 5-on-5 scrimmage. Ayon kasi kay Oladipo ay hindi pa talaga siya komportable na maglaro sa pagbubukas ulit ng season. Pero gusto talaga niya maglaro bilang isang competitor at teammate na kailangan siya. Meron din kasing kakulangan ngayon ng Pacers sa mga guards. Sa rule kasi ng NBA ay matatawag na healthy itong si Oladipo kasi nakabalik na nga ulit siya sa paglalaro sa liga bago ito masuspend. Ngayon ang gusto kasi ni Oladipo ay maiwasan na meron pa maapektuhan na parte ng katawan niya or part ng tuhod niya na magkaroon pa ng ibang injury. Dahil sa ganong senaryo ay magkakaroon ng problema si Victor Oladipo sa natitira niyang kontrata. Yung mga players lang kasi na walang injury tapos hindi maglalaro sa bubble ay hindi na sila babayaran. Kung may injury ang player tulad ni Bradley Beal ay makukuha pa rin niya ang kanyang natitirang pera sa kanyang kontrata. Kaso nga, sa sitwasyon ni Victor Oladipo, technically ay matatawag siyang healthy kasi nga naglaro pa siya sa NBA bago ito masuspinde at naging dahilan lang ni Oladipo ay para iparehab or protektahan ang nagkaroon ng injury sa kanya. Ayon sa abogado ng player union sa sitwasyon ni Oladipo na ayon din sa report ay nasa Orlando nga ngayon itong si Oladipo kasama ng kanyang team ay pwede siya mag-practice para mabayaran sa natitira niyang kontrata at nasa management na kung palalaroin siya or hindi. Nasinagot naman ito ng Pacers management na babayaran pa rin nila ang natitirang $3 million sa kontrata ni Victor Oladipo, maglaro man siya or hindi. Ito yung kakaibang twist dyan. Sa malamang ay kilala nyo naman si Guitar Hero. Bago kasi magsimula magsipunta ang mga team sa Orlando, ay target sana ng Indiana Pacers na makuha or isign itong silang Stephenson. Sa sitwasyon kasi ng Pacers ay hindi eligible itong si Stephenson. Kahit nga sina Jamal Crawford at Michael Beasley ay hindi din eligible na mag-sign sa Brooklyn Nets. Medyo malabo rin yung paliwanag ng NBA dito kung sino nga ba ang eligible at hindi. So ito yung paliwanag ni Bobby Marks. Medyo technical lang ng konti. Ayon kasi sa report, ang pinapayagan lang na maging replacement player sa pagbubukas ulit ng liga ay yung merong mga existing contract sa NBA or G League. Si J.R. Smith ay pasok pa rin na matatawag na kahit hindi siya naglalaro ay binabayaran pa rin yung kontrata niya mula sa Cleveland Cavaliers kaya nakapag-sign pa rin siya sa Los Angeles Lakers. Sa senaryo kasi ni Jamal Crawford at Michael Beasley ay dapat hindi sila eligible maging replacement player. Pero dahil sa nagkaroon ng maraming issue na yung mga players ay nag-positive sa virus at merong hindi maglalaro ay nagkaroon ng parang isang linggo na pwede mag-transact ang mga teams at ito yung pwede mag-sign ng free agent. Hindi na pwede ay yung mga trades. Kaya nakapasok pa rin itong si Jamal Crawford at kahit si Michael Beasley. Kay Lance Stephenson kasi ay hindi siya nakapirma ng kontrata bago mag-March 1. Meaning inabutan siya ng restriction para maging eligible na makasali dito sa Indiana Pacers. At sinasabi pang kumpleto pa ang lineup ng Pacers na hindi dapat replacement ang mangyari kay Lance kundi active contract. Na ang kailangan gawin ng Pacers ay mag-cut or mag-waive ng player para makapasok lamang itong si Lance. At ang isa pang tinitingnan dahilan kung bakit nga ba hindi eligible itong si Stephenson ay meron pa nga siyang kontrata dito sa CBA. Kasi sa totoo lang ay sa Pacers lang naman sinabi na hindi siya eligible. Ang gusto kasi mangyari ng Pacers management ay isama sa lineup itong silang Stephenson. Pero kasama din nila si Victor Oladipo, ang balak na player nilang palitan. Para kasi mangyayari ay kasama nila sa Oladipo pero hindi ito maglalaro. At silang Stephenson ang gagamitin nilang replacement para sa kanya. Malapit na sana nilang maisil yung deal dito kay Lance Stephenson. Pero dahil sa sitwasyon ay hindi nga ito natuloy. Dahil nga rin meron silang kakaibang senaryo ngayon ng liga na yung mga players lang ay dapat nasa loob ng bubble. So pasok na naman tayo sa team na masasabi nating talagang malas, ang Brooklyn Nets. Nung isang araw lang ay napag-usapan na isasign nga nila si Michael Beasley na natuloy naman bilang replacement player. Pero sa kasagsagan ng quarantine period, si Beasley ay naging positive sa virus na agad naman pinauwi ng team. Meron pang in-announce na dalawang players ang nag-positive sa kanila sa initial quarantine period sa bubble at hindi nila binanggit kung isa nga doon si Michael Beasley.
Since usapang bubble din naman, ay ito yung kakaibang kwento dyan. Last time ay sinabi nga ni Dame na hindi siya confident na yung mga players ay hindi lalabas ng bubble, na sa malamang ay tama siya. So bawal nga lumabas. Pero hindi naman sinabi sa rule na bawal magpasok, kasi may isang player ng Sacramento ang nagpasok ng order ng pagkain. At ito ay si Rashawn Holmes na hindi napigilang magpuslit ng pagkain sa bubble. So papaliwanag ko muna. Ang nangyari kasi, bago niya maipuslit ang delivery ng pagkain, ay lumabas siya sa area ng bubble na pinagbabawal talaga. Sa madaling salita ay double foul. Pero ang malaking epekto talaga nito ay kay Chris Paul, kasi siya yung president ng NBA Player Association na isa sa naglatag ng pagre-resume ng NBA. Merong kasing approval dapat sa kanya ang mga kailangang policy sa quarantine. Ngayon si Holmes ay naka-quarantine ng 10 araw bago ulit siya magkaroon ng contact sa ibang mga players. Tapos ang kanyang ka-teammate na si Harrison Barnes ay nadali din ng virus. Ito na yung kinakatakutan ng NBA management, na sinabi pa nga ni Commissioner Adam Silver na pwedeng dumami ang mga infected ng virus sa pagpasok nila sa bubble. Tulad nito, nung isang araw lang na lumabas ang balita na si Russell Westbrook ay nag-positive sa virus bago siya pumunta ng Orlando, na ngayon ay okay naman ang status niya at iniintay niya mag-negative siya sa test bago siya pumunta ng Orlando. Samantalang si James Harden naman ay lumabas ang balita na nag-positive din sa virus. Yung kay James Harden kasi ay hindi talaga sigurado kung nag-positive siya sa virus. Meron lang kasing speculation na itong si Harden ay nag-positive din katulad nitong si Westbrook. At ito, mainit-init pa. Ngayon kasi ay nasa Orlando na si James Harden. Kasabay niyang dumating itong si Nikola Jokic. Noon pa nga ay parang sinabi ni Coach Mike D'Antoni na malilate ang dating ng kanilang dalawang superstar, na walang maliwanag na dahilan. At na-confirm nga itong si Westbrook na nag-positive, na kailangan niya ng 2 linggo na quarantine bago siya makapunta sa Orlando. Samantalang si James Harden ay parang lumalabas na speculation lang na nagkaroon siya ng virus. Meron pa nga article na lumabas na nag-positive itong si Harden. Pero sa totoo lang ay parang dinikit lang ang pangalan niya dito kay Westbrook. Kasi nga, sila yung dalawang superstar ng Rockets na wala pa sa bubble. Kaya wala pa rin makapag-confirm kung nag-positive nga itong si James Harden mula sa virus katulad ni Westbrook. Kasi nung araw na lumabas ang balita tungkol dito kay Westbrook, si James Harden ay nasa Toyota Center at nagpa-practice. Ayon yan mismo sa business manager ng Rockets. So ang tanong dyan ay dapat bang kabahan ng mga fans ng Houston, kasi nga wala itong si Russell Westbrook sa unang part ng pagsisimula ulit ng season. Sa totoo lang ay pasok na naman talaga ang Rockets sa playoffs. Tatapusin lang nila ang 8-9 games sa regular season. Nasa mga teams gaya ng Dallas, Memphis at Portland ang pressure kung makakapasok pa sila sa playoffs, kasi yung 7 at 8 spot na lang ang natitira talaga. Sa East naman ay delikado pa na maagawan ng Brooklyn Nets at Orlando Magic sa kanilang mga pwesto. Since medyo tahimik ngayon ng NBA dahil suspended pa si Adrian Wojnarowski, ay may isang player ang sinasabing gumawa ng conspiracy. So ito yung pwedeng totoo or hindi. Ayon mismo ito sa Yahoo Sports. Kasi si Jimmy Butler ay nireklamo sa hotel sa loob ng bubble dahil ito sa maingay na nanggagaling sa kanyang kwarto. Meron kasi mga talbog ng bola at kung ano-ano pa na pinuntahan ito ng security. At nakita si Butler na pawis na pawis at sinabi nito na nagtitraining siya sa loob ng kanyang kwarto. Okay lang naman yun na magtraining, kaso nga ay alas 3 yun ng madaling araw. Sa malilikot na isip ng sport writer ay pinapalabas nila na sinadyayo ni Jimmy Butler ang pagpapatawag ng security para setahin siya, para lumabas ang balita na yon at masabi na legend ang kanyang work ethics. At isa pa, si Jimmy Butler din ang isa sa mga NBA players na hindi gagamit ng justice statement sa kanyang jersey. Kasama niya dito sina LeBron at pati na rin itong si Anthony Davis na hindi gagamit noon. Ayon kay AD ay gagamitin pa rin niya ang kanyang last name dahil ito ang kanyang nire-represent. So yan ang mga balita patungkol dito sa NBA. Ang isa talaga sa malaking magiging issue dyan ay kung susunod talaga ang mga players na hindi umalis sa loob ng bubble. Katulad ngayon na may lumabas na balita na may isang player ng Rockets ang lumabag na naman dito. So hanggang dito na lang ulit at susunod na yung mga shoutout.